Okay, mapagpalang gabi pong muli sa ating 8 o'clock daily devotion. Habang inaantay po natin ang iba pong mga kasama po natin sa ating devotion ngayong gabi, sa shoutout ko lang po ang ating mga early birds, sina Ate Arlene Huson, Ate Melody Lanusa, Sister Suzette Empainado, Sister Aishel Almasco, Sister Des Banganan, and Sister Beth Centeno del Rosario, and Sister Mabel Makadangdang. Magandang gabi po sa ating lahat. And Sister Cecilia Armamento Madroño, Tito Jerry and Tita Joanne Galang at sa buong Garcia family, hello po. Okay. Yes po. Sige. Meron na po tayong 17 viewers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporteng muli ngayong gabi sa ating gawain. Okay, bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Sige po. Let's invite the presence of our Lord tonight. Heavenly Father, thank you Lord dahil meron kaming Panginoon na tunay ngang nagmamahal sa amin. Salamat Panginoon dahil meron kaming Panginoon na gumagabay sa amin, nagpapagaling sa amin, O God. Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod ngayong gabi sa aming pag-aaral. Lord, let your presence be upon us, O God, ngayong gabi. Lord, we just want to honor you, Panginoon, and gamitan niyo po ako as your instrument ngayong gabi sa ating devotion. Lord, we thank you, we love you, in Jesus' mighty name we pray, Amen. Ayan, sige po. Mag-recap lang po tayo ng saglit sa ating mga pinag-aralan kagabi. So, kagabi po, pinag-aralan po natin kung ano po yung definition ng pagiging disciple and yung steps po ng pagiging disciple po. And inisa-isa po natin mula dun sa definition na ibinigay sa Matthew 4:19 yung follow me and I will make you fishers of men. So, natutunan po natin na ang disciple is someone who knows and follows Jesus, and then a disciple is being changed by Jesus to be more like Him. At ganun din po na a disciple is someone who is committed to the mission of Christ. And nakita po natin kagabi no, na being a disciple is not someone who just sits or listens. And nag-e-expect lang na someone yung gagawa dun sa mission na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. So tonight, pag-aaralan po natin yung stages ng spiritual growth. And ma-assess po natin ngayong gabi kung nasa ang stage na po ba tayo ng ating spiritual life. And tulad po ng isang baby, lahat, ganun din po, no? May stages din po yun. So, yung spiritual life growth po natin ay ganun din po. So, simulan po natin doon sa unang stage. Ang unang stage po ng ating spiritual growth is, una is spiritual death. Makikita po natin sa Ephesians 2, verses 1 to 5. Basahin po natin. Ephesians 2, verses 1 to 5. Ang sabi po dito, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So, nakita po natin dun yung first stage ng ating spiritual life, which is yung spiritual dead. And ang mga ebidensya po nun, base dun sa nabanggit po natin, na scripture is, number one, we were living in transgressions and sins. And following the ways of this world, gratifying the cravings of sinful nature, and following the desires and thoughts of sinful nature. So, lahat po tayo, wala pong hindi sa atin dumaan dito sa stage na to, sa unang stage, which is yung spiritual dead. So, ang characteristics po, no, ng pagiging spiritual dead is unbelief or rebellion. And some say that they are not against God. Pero yung lifestyle po nila, it reveals a heart of rebellion. So, i-deny man po natin ngayon na hindi ako spiritual dead ngayon. Pero eventually, our true colors will show kung nandito po tayo ngayon sa first stage na ito. And huwag po tayong magulat, no, kung makaka-encounter po tayo ng mga spiritual dead person, dahil ito po yung nagmamanifest po sa kanila yung rejection sa God's will, unbelief kay Jesus Christ, and they are just acting according to their nature kasi nga po hindi pa po nila kilala ang ating Panginoong Jesus. And number two na characteristics po ng pagiging isang spiritual dead is blinded by the truth. So, hindi man po nila ma-realize ngayon, but they are the ones who are desperate, in need of a Savior. And yung Savior na yun po is only our Christ Jesus. And until magkaroon po sila ng pagkakakilala sa ating Panginoon, they will remain a spiritual dead. And paano po ba natin makikilala ang mga spiritual dead persons na ito? So, base po sa kanilang mga galaw, sa mga kanilang linyahan, sabi nga, ang mga linyahan po ng mga yan is, sasabihin nila, I don't believe in God. Yun. And sasabihin po nila, ang Biblia ay isang sinulat lang ng mga tao. Hindi ito nanggaling sa Diyos. Mga tao lang ang gumawa niyan. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. Yun po. And yung iba naman po, sasabihin, mabuti naman akong tao, wala naman akong inaapakan, okay na yun, hindi ko na kailangan na magkaroon pa ako ng Diyos o magkaroon ako ng relasyon sa Diyos. And yung iba, sasabihin nila, basta alam namin, okay, alam namin na may malaking tao sa taas. Yung mga ganun po, yung hindi man lang po nila mabanggit kung sino ba yung tinutukoy nilang yon. Ganun po yung mga linyahan ng mga spiritual dead persons. And ano po ba yung mga pangangailangan ng mga taong ito? Mahalaga po na ma-address po natin yung needs nila upang mailid po natin sila kay Kristo. So, isa sa mga pangangailangan po nila is yung explanation of the gospel. And malaki po yung maaari nating maitulong just sharing our testimony kung paano po tayo pinago ng ating Panginoong Jesus. And isa pa po sa kanilang pangangailangan is yung to see the gospel lived out. Ano pong ibig sabihin nun? Yung makakita po sila ng taong talagang binago ng Diyos. Yung buhay nila,
yung manifestation ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay nila is nakikita. Actually, yung sharing your testimony, your faith, okay po yun. Pero mas okay kung nakikita po nila sa ating mga buhay personally kung paano ba tayo binago ng ating Panginoon. And isa pa po sa mga pangangailangan nila is yung magkaroon ng mga kasagutan, yung mga tanong nila tungkol kay God, tungkol sa Bible, about Christianity, and most importantly po, ang pinakakailangan ng mga spiritual dead person is yung invitation to receive Christ. Ayun po. And so yun po yung first stage ng spiritual growth, which is yung spiritual dead. So, ang susunod po na stage pagkatapos po ng spiritual dead is spiritual infant. So, dumadaan din po sa infancy. So, sabi ko nga po kanina, tulad ng buhay ng tao, dumadaan po tayo sa prosesong ito, sa level ng mga ito. Okay. So, sa spiritual infancy po, mababasa po natin sa John 3:3, sabi po dito sa NIV version, Jesus replied, "Very truly I'll tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Yung sinasabi po ditong born again is yung maipanganak po tayong muli. Kasi ba, di po ba, patay nga po tayo nung una dahil hindi, wala pa po tayong pagkakakilala kay Kristo. Ngayong meron na po, we are being born again. Tayo po ay binuhay ng ating Panginoon. We are made alive in Christ. And becoming a Christian is a new beginning. Bagong pasimula po ito, and the process of becoming more like Jesus has just begun. So, nagsisimula pa lang po tayo. Ang ano lang po dito, some are stuck in this stage or level. Kasi po, ang pagiging Kristiyano, yung iba po kasi ang pagkakaalam lang po nila na ang Christian life is just attending a Sunday service and carrying the Bible. Yun lang po. So, pag punta ka ng church ng Sunday, you carry your Bible, yun na yun. Yun na yung Christian life na tinatawag. Pero hindi po. Dahil, sabi ko nga po, nagsisimula pa lang po tayo sa ating journey, sa ating spiritual life. And paano po natin malalaman kung nandito po tayo sa stage ng spiritual infant or infancy stage? Ang characteristics po nito is number one, ignorance. Saan po ignorance? Ignorant po sa mga biblical truth. Marahil yung mga several religion beliefs pinaghahalo-halo or nako-confuse po kasi sila. So, papasok din po doon yung confusion dahil hindi po nila alam kung paano i-replace yung mga old habits. Dahil as a Christian, binabago po tayo ng ating Panginoon, hindi po ba napag-aralan natin kagabi po yun. So, nagkakaroon ng confusion sa isang infant dahil sanay siya sa dati niyang ginagawa. So, this is something new. Being a Christian is something new nga eh. It's just a beginning. And as an infant, pag sinabi po natin infant, baby po, di po ba yung maiisip natin? So, as a baby or infant, dependent pa po ang mga ito. So, hindi pa po nila kayang mag-grow alone without the need of others. So, paano po natin malalaman kung nasa infancy stage pa po tayo? Ito po yung mga linyahan nila. Bakit ko pa kailangan pumunta sa church? Bakit ko kailangan mag-pray and magbasa ng Bible? Hindi ba pwedeng gumawa lang ng mabuti or maging mabuti lang, walang aapakang tao, okay na yun? And yung iba, busy ako eh, hindi ako makakapag-church. Or
may work kami pag Sunday. Mga ganun po. Palaging may rason. And yung iba sasabihin, alam, kilala ko si Jesus Christ, pero 'di ba, karma is real. Ayan. Yan po ay madalas kong marinig sa mga dyan, sa tabi-tabi. Karma is real. Ganun. So, yan po yung mga linyahan or usually naririnig po natin sa mga nasa infancy stage pa lang po ng kanilang spiritual growth. And ano po ba yung mga pangangailangan ng mga infants na ito? So, sabi ko nga po, just like a baby, kailangan po nila ng matinding attention ng isang spiritual parent. Yung magbibigay talaga sa kanila ng yung kailangan nilang attention sa mga questions nila, i-guide sila, and kailangan nila ng care and protection. Kasi ang baby po, hindi po ba, alam ko po marami pong mga mothers dito na nakikinig, nakasama natin. Alam ko po na alam nyo na napaka-vulnerable ng isang baby. Talagang kailangan, ingat na ingat po tayo. And ano pa pong mga kailangan nila? Kailangan po nila ng magtuturo at magmamodel ng mga biblical truth as a Christian. And kailangan din po nila ng magde-develop sa kanila ng mga bagong habits. Ano po yung mga habits? At tulad po ng ating daily devotion habit. Ayan po. Regular attendance sa mga Sunday service, sa Bible reading, prayer life po nila, tithing, forgiving others. Ito lang po ay mga examples ng mga pangangailangan ng isang spiritual infant. Basahin po natin sa 1 Peter 2 verses 2 to 3. Ang sabi po dito is, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted the Lord, that the Lord is good. So, sinabi po dito no, na a newborn baby craves pure spiritual milk. So, ganun din po yun para sa mga spiritual infant. So, it is important na yung mga spiritual infants po natin is makakita ng mga mature believers or spiritual parents na. Ayan. So, okay? So, una, spiritual dead. And then, kapag nakilala na po nila si Kristo, nagiging spiritual infant na po sila or sa infancy period. Okay, ano naman po yung susunod na stage pagkatapos ng infancy? So, tulad po sa tao na dumaan sa pagiging baby, magiging spiritual child po sila. So, dadaan naman po sila sa tinatawag nating childhood. So, spiritual maturity is not based on Bible knowledge. Kung gaano na po tayo katagal sa ating church, yung age po natin, physical age po natin, yung education or degree. So, yung mga nabanggit po natin yun, hindi po yun ang basihan ng spiritual growth. Hindi po ang ating edad, kung gaano na po tayo katagal sa simbahan, kung gaano na po tayo katagal naglilingkod, hindi po yun. So, physical maturity is easy to assess or identify, pero hindi po yun katulad ng spiritual maturity. Ang spiritual immature, pwede pong 60 years na po siya sa church. 60 years na siya sa church, pero pwede pa rin po siya maging spiritual immature. Meron naman pong spiritual mature na kahit ilang years pa lang po siya sa church. So, hindi po yun yung mga basihan po, no? Hindi po basihan kung gaano katagal natin sinasabing Kristiyano na tayo.
hindi po yun yung basihan ng pagiging mature in our spiritual life. So, paano po natin malalaman ang mga taong nasa spiritual childhood po nila? So, ang characteristics po nito or mga katangian nila is number one, self-centered po sila. Tulad ng mga bata, yung mundo po nila parang umiikot lang po sa kanila. So, ang perspective lang po nila is me, myself, and I. Puro concern lang po nila is about their needs. Yung mga pangangailangan lang po nila. Second na characteristic po nila is yung tinatawag na idealism. Ano naman po yung idealism? Ito po yung, okay, sige. Ang pwede lang basahing libro is Bible. Wala lang iba. O kaya, ang pwede lang pakinggan ng isang Kristiyano is Christian music. Or ang pwede lang panoorin ng mga Kristiyano is Christian movies. Yun po yung mga mindset. Yun po yung tinatawag nating idealism. Yun po yung mindset ng mga spiritual child o nasa childhood phase po nila. And actually, hindi po. Hindi po ganun yun na as a Christian, pwede mo lang basahin sa Bible, pwede mo lang pakinggan Christian music. Hindi po. Pero warning lang po, pwede pong makinig ng ibang music or ibang media, manood. Pero dapat alam din po natin mag-filter. Kasi alam naman po natin ngayon na even the media, ginagamit po niyang haaway to alam niyo po, i-debate sa truth ni Lord. So, yun. So, my third characteristic po ang nasa childhood stage, which is over or under confidence. So, kapag naging overconfidence po, or overconfident po sila, nagkakaroon po ng pride. Kapag underconfident naman po sila, nagkakaroon ng low self-esteem. Ayan. Yun po yung mga characteristics o katangian ng isang spiritual child. So, paano po natin malalaman or madidistinguish sila? Ito po yung mga linyahan ng mga spiritual child. Sila po yung mga clingy actually. Maaaring sila po yung may mga small group na. Ang linyahan po nila, okay na kami sa small group namin. Huwag na kayong magtagdag. Or kami-kami na lang. Yun po. So, sasabihin nila, huwag nyo na kami paghiwalayin. Ganun po. So, yung iba, meron naman silang feeling na wala silang kaibigan, ganun, walang pumapansin sa kanila. Pwedeng sabihin po nila, ang snob naman ni... Parang, naghaya ako kay Sister Carm, pero hindi ako pinansin, ang snob naman. Or, kinausap ko si Pastor, pero hindi man lang lumingon. Yung mga ganun po, yung spiritual child, mga matampuhin po itong mga to. And, pwede rin, ang linyahan po nila, ayoko nung praise and worship natin ngayon, parang hindi akma, parang ang dry. Ganun po. O kaya naman, di ako a-attend ng devotion natin ngayon. Kasi, si Sister Kao yung speaker. Gusto ko sina Pastor Arnel, sina Balena family. Ganun, yun po ang mga linyahan ng mga spiritual child. And I hope, wala na po sa atin yung mga ganun. Pero kung meron man po, at least na-assess na po natin ngayon na nandun pa lang po pala tayo sa stage na yun. And ano po ba yung mga pangangailangan ng mga spiritual child na ito? Una, kailangan po nila ng relational connection to a church family. So, you are very much welcome po sa ating CHCC family. Kaya, ayan, let's grow together. And number two, kailangan po nila ng tulong kung paano po nila papakainin yung sarili nila. Hindi po ito literal. I mean, to feed themselves spiritually. And kailangan po nila na magtuturo
kung who they are in Christ. Ano ba yung perspective ni Lord sa kanila? And even to teach them how to interact with other believers and teaching them appropriate expectations concerning other believers. So, eto po yung mga needs ng mga spiritual child. In short po, ang mga under childhood stage pa, kailangan po nila ng guide. Tulad po ng infant, ganun din, kailangan nila ng guide. So, ayan. So, ngayon nalaman na po natin so far yung tatlong stages. Una po, spiritual dead. And then, dadaan po ng infancy, childhood, and ang next po is yung pagiging spiritual young adult. So, ano naman po yung adulthood stage na tinatawag natin? So, pagdating po dito, tulad nga po ng sa bata, lumalaki po sila sa pagka-baby, infancy, tapos naging child. Ngayon, magiging adult na po sila. Nagiging mature na po sila, paunti-unti, and nagiging God-centered and other-centered na po sila. So, hindi na po sila self-centered tulad ng isang bata. So, ang characteristics po bilang pagiging isang young adult is una is serving others with joy and other-centered with humility. Willing na rin po sila mag-sacrifice for others. Ang mga young adults are naiintindihan na po nila na God shaped them with a purpose. And they start looking for opportunities to serve. Kung saan po sila pwedeng gamitin. Ito po yung mga young adult po, ito na po yung ready magpagamit kay Lord. Mag-serve sa Kanya. And pag sinabi po natin mag-serve sa Kanya, we are serving others. Yun po yun. And bilang spiritual young adult, they are able to overlook or forgive yung fault ng others. So, hindi na po sila fault finder. Kaya na po nilang magpatawad sa mga, alam niyo po yun, yung mga, pag may mga nangyari, ganyan, sige, okay lang yan, brother. Parang, pag halimbawa, hala, yung live natin, hindi naka-ano, or hindi naka-post sa YouTube, ganyan. So, sila, chill na lang po sila sa mga ganun. Kaya-kaya na po nila mag-forgive. Parang, hindi na po yung napaka-big deal na, ano ba yan? Bakit? Ang tagal-tagal na natin nag-live. Makakalimutan nyo pa rin. So, wala na pong ganun. Very mature na po talaga sila when it comes to that. And they serve for the glory of God. Hindi na po yung, they are serving for their own benefits. Yun bang, nagiging more responsible na sila. Kung dati po siguro, sige, sasali ako sa praise and worship or sa music ministry kasi nakakapogi mag-gitara o kaya mag-drums, nakakapogi beatbox, mga ganun. So, hindi na po ganun yung kaisipan po nila, no? Nagiging mas responsible na sila and ang pag-iisip na po nila is to glorify God by doing that. And ang mga linyahan po ng mga spiritual young adult is, example, I love our small group pero alam ko mas maraming nangangailangan nito. Kasi dumaan din po ako dyan, yung small group po namin, yung singles for now, sina Ate Che, Kuya Ahmed, si Kuya Rex, Kuya Alvin, sina Darren, sina Suste. Yun po yung mga original na kasama po namin, sina Julie. Yan. So, sobrang happy ko po dun sa small group namin. Pero, dumating po yung time na kailangan po namin maghiwa-hiwalay dahil kailangan na rin po namin mag-lead ng ibang small groups. Kailangan na rin po namin i-lead yung mga youth. Ayan. So,
clingy po ako noon na, ay, nakakalungkot, ganyan. Hindi ko alam kung nasasabi ko kay na Ate Che, pero nalagpasan ko na po yun. Kasi alam namin na maraming mas nangangailangan pa na iba na mapunta sa isang small group. So, kailangan pa namin maghiwa-hiwalay. Ayan. So, yung iba naman, ang linyahan po nila, mukhang hindi makakapunta si sister ganito or si brother ganito. Sige, ako muna ang gagawa nung pwede niyang gawin or yung gagawin naka-assign sa kanya. Ayan. Ganun po, nagiging responsible na po talaga tayo. Hindi yung, ano ba yan? Siya yung naka-assign ngayon, tapos wala siya, ganyan-ganyan. So, hindi na po ganun yung mga linyahan ng isang spiritual young adult. And, isa pa po sa mga linyahan nila is yung parang absent ngayon si brother, ano. Kung mapapansin nyo po, yung mga nagko-comment, nagla-like, talaga pong intentionally po namin kinikilala din po kayo. Kaya, kung mapapansin nyo, nababanggit na, ay, na-miss po namin kayo kasi napansin po namin na ang tagal na hindi nakasama sa panunood. Ganun. So, yung iba, sasabihin, parang di umatan si sister, ano ngayon na, ano kayo nangyari, makumusta nga. Ganun po. Ganun na yung mga thinking ng ating mga spiritual young adult. And nagiging concern na po sila sa iba nating kapatiran, sa iba. And yung mga needs po nila is, number one, yung opportunity to serve. Yung avenue kung saan po sila pwedeng mag-serve. And kailangan po nila ng spiritual parent. Excuse me. Spiritual parent na mag-briefing sa kanila kung ano ba yung experiences nila during ministry or doing the ministry. Ayan. So, kailangan din po nila ng mga accountability partners. Kailangan din po nilang ma-identify yung mga giftings po nila upang mas makapag-serve pa po sila kay Lord. And since ang mga spiritual young adult ay nagsiserve na, kailangan din po nila ng training sa kanilang mga skills. So, gusto ko na rin pong kunin tong opportunity na to, na i-encourage ang bawat isa na mag-sign up sa ating mga ministry tulad ng follow-up ministry, sharing ministry, worship ministry, and social media ministry. So, kung interesado po kayo na mag-step up, step up na po natin yung stage natin, yung spiritual growth natin. Hayaan na po natin si Lord na gamitin po ang buhay natin para sa Kanyang glory. Ayan. Okay, so, natutunan po natin yung pang-apat na stage. Ngayon naman po, yung last stage or pinaka-huling stage ng ating spiritual maturity or growth. Yun po ay pagiging spiritual parent o parenthood. So, eto po yung last stage. Kung mapapansin nyo po, nag-umpisa tayo sa dead, sa infancy, sa childhood, sa adulthood, tapos naging parenthood. Bakit hindi adult? Kasi kanina po, young adult. So, bakit hindi adult? Bakit parent po yung ginamit natin? Kasi po, a parent is someone who has a child. And spiritual parents should reproduce. They intentionally make other disciples who will disciple others. So, ang characteristic po ng pagiging spiritual parent is, number one, meron po silang intentional disciple making. They are able to reproduce the process they have learned as a disciple. So, ready na po silang mag-disciple din ng iba. And they are able to feed themselves spiritually on God's word. So, ang mga spiritual parent po, hindi na lang po sila nag-depend sa Sunday preaching,
sa mga devotions natin. Hindi po. Meron na rin silang personal devotion na yung personal feeding, yung sila yung magbabasa. And ang mga spiritual parents po, sila na rin po yung nagbibigay ng spiritual milk. Kasi di po ba, ang infant, hindi po pwedeng karne agad ang kakainin. Kailangan gatas po muna. So, ang parent, sila, karne na po ang kinakain nila ngayon. And sila po ay able to give also spiritual milk sa mga infant. And lastly, na characteristic po ng isang spiritual parent is they work within a team of disciples. So, ang mga kamiting na po ng mga yan ay mga disciple, mga young adult na po. Yan, or mga disciple makers na rin. Sila na po yung mga kasama nila. A team of disciples na rin. So, ang mga spiritual parents po, they fulfill the command to make disciples. They prepare the disciples and ready to release them. Actually, ang CHCC po, nakakatuwa dahil ilang years pa lang po ako dito, pero nakita ko po ang CHCC, hindi siya clingy, hindi siya infant or child na ang tagal lang ni sister dito, dapat dito lang siya sa church na to, dito lang siya, hindi siya pwede lumipat sa ibang church. Ganun. Hindi ko po yun nakita sa church natin. Hindi po mahalaga kung dito sila mag-attend or dito ang church nila. Ang mahalaga po, natututo po sila ng salita ng Diyos sa ibang churches man or dito sa ating church. Kaya naman po natutuwa po ako talaga dahil nakikita ko po, alam ko po yung iba sa atin dito, yung mga taga-Bulacan, alam ko po, may ibang churches po kayo, pero nakakatuwa dahil willing pa rin po kayong matuto dito sa ating devotion. And napakaganda dahil hindi po ta, ang CHCC po hindi lang, dito lang pang CHCC members lang, kami-kami lang, hindi po ganun. And nakita ko rin na ang church nag-release po talaga. Kasi po sabi nila, kapag aalis ka ng church, kailangan hingin mo yung blessing ng pastor nyo bago ka umalis. So, meron po mga nag-migrate po kasi ng mga kapatiran po natin. And talagang nilet go sila and blinas sila. And ngayon po, nakakatuwa dahil yung testimony nila, ginagamit din po sila kung nasan man po sila ngayon. Ayun. So, ang linyahan po ng mga spiritual parent is ganito na po. Kapatid, ipag-pray niyo ako kasi pupunta ako sa bahay ni ganito. Mag-e-evangelize kami. Isha-sharean namin. Yan. And isa pa, ito po, totoo. Parang, Carm, isha-share ko sa iyo yung vision ng church. Ito yung vision ng church na nakikita natin ngayong gagawin ng Panginoon sa church natin. Ayun. Yun po yung mga linyahan. And yung iba, okay, magkaroon tayo ng meeting para sa next outreach natin, mga activities natin sa church, paano pa ba natin marireach yung mga non-believers, ano pa ba yung pwede natin gawin para ma-spread yung gospel, makatulong sa iba, maipahayag natin na ang Diyos ay tunay at dakila. Ganyan. Ganyan na po yung mga linyahan ng mga spiritual parents. Ang pinag-uusapan na po is mga church planting for the future, in the future. And as a parent po, no, ay they don't stop to learn. They still train themselves. Nag-e-enroll pa rin sila sa mga klase. Nag-i-equipping pa rin po sila. And as a spiritual parent po, ang pinaka-character po talaga nila is yung intentionality. Yun po. Kasi yun talaga yung pinaka-core ng pagiging parent. Dapat intentional. Dapat gusto mo talaga. And alam po natin yun dahil tinawag po tayo ng Panginoon.
siyempre po, kahit parent na, meron pa rin pong mga pangangailangan niya, mga yan. Isa po sa pangangailangan nila is yung ongoing relationships with other disciple makers. And kailangan din po nila ng mga peer accountability and encouragement. So, yung mga spiritual parents po, kung i-base po natin sa buhay na yung sa mga parents na lang po natin, akala natin strong sila kasi yun yung pinapakita nila, ganyan. Pero even them, kailangan din po nila ng encouragement. Yung mga leaders po natin sa church, kailangan din po nila ng encouragement, ng accountability. Ano naman po yung itap lang po natin sila and i-affirm din po natin sila. Okay? Ayun. And tapos na po natin yung stages po, no? Ulitin lang po natin. So, spiritual dead, spiritual infant, spiritual child, spiritual young adult, and spiritual parent. May warning lang po dito sa stages na to. Kasi, baka iisipin po natin na, halimbawa, okay, mas malaki yung greater value or worth yung pagiging spiritual parent than being an infant. Or sasabihin natin, mas mahalaga yung parent kaysa sa child. Hindi po. Lahat po ng stages ay mahalaga. Parents are not more valuable than infant. So, all kinds of disciples, whatever stage we are in, we are all important to God. And yung katotohanan na we all make up the family of God. So, ayun po. Huwag po nating kakalimutan yun. And right now, sa mga napag-aralan po natin, nakita po natin ano ba yung characteristics ng bawat stage. Ano ba yung mga pangangailangan. Ngayon po, ang gawin po natin, i-assess po natin yung mga sarili natin. Nasang stage na po ba tayo ng ating spiritual growth? And sabi po nga natin kanina, wala po yan sa tagal na inilagi natin sa church. Hindi po basihan na ipinanganak ka, na nandun ka na, talagang lumaki ka na sa church, hindi po. Or anak ka ng pastor, hindi po. Hindi po yun yung basihan ng spiritual maturity. And hindi nga po yun instant tulad ng napag-aralan natin kagabi. Process po ito, stage po ito. At wala naman po siguro sa atin na nung pinanganak, nasa young adult na po tayo agad. Yung normal na life lang po natin. Nung pinanganak naman po tayo, hindi naman po instant na malaki na po tayo, na young adult na tayo or child. Lahat po dumadaan sa pagiging infant. And ang pinakamahalaga po talaga is yung first step. Lahat po tayo nanggaling sa pagiging spiritual dead. And as we come to know Christ, we were born again. Binuhay tayong muli. Kaya naging spiritual infant po tayo. And as we grow mature with other people, with other believers, nagiging child tayo. And eventually, young adult. And yung goal po natin is to be a spiritual parent. So, I hope and pray na sa pag-a-assess po natin ng sarili nating stage ngayong gabi, huwag po kayong ma-discourage kung halimbawa, malaman po ninyo na nasa infancy pa lang po kayo. Nandito po kami, kasama niyo po kaming community upang mag-grow po tayo together. And yun nga po, ini-invite po namin ang lahat. Kung wala pa po kayong small group, pwede nyo po kaming i-message, i-tap nyo po kami para magkaroon po tayo ng accountability group. And matuto po talaga tayo and mag-grow po tayo together. Ayan, so I hope marami po tayong natutunan ngayong gabi. And
Gusto ko pong yung mga natitirang minutes po natin ay mag-pray po tayo. Ipanalangin po natin and let's assess. Huwag po natin i-deny na sabihin natin, ay, parent na ako, ganun, dahil matagal na ako. Or parent na ako dahil natagal ko na dito, ganyan, matanda na ako, inugutan na ako dito. Hindi po. Let us humble our hearts and i-present po natin kay Lord ito. Okay, sige po. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin na nasa langit. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil inireveal niyo po, Panginoon, ang mga stages na to na kailangan po namin pagdaanan, na meron po palang spiritual growth. Lord, we pray na kung nasang stage man po kami, kung nasa infancy man po kami, Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng humbleness. Lord, turuan niyo po kaming maging humble. Bigyan niyo po kami ng humility, Panginoon, upang mabuksan yung isipan namin, Lord, matanggap namin na kailangan namin ng tulong, Panginoon, upang mas makilala pa po namin kayo, upang makapag-serve po kami sa inyo, O God. I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin, buksan niyo yung mga puso namin, Panginoon, katukin niyo po muli kami, Panginoon. And as we assess, O God, Lord, i-purify niyo po yung mga puso namin. And Lord, I pray sa bawat isa na magkaroon ng intention or intentionality, Lord, na talagang matuto, na talagang magkaroon pa ng deeper relationship sa inyo, O God. I pray, Lord, na magkaroon kami, Panginoon, ng hunger and thirst sa salita niyo, na matuto kami, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, I pray na nasan man po kami ngayon, kami man po ay estudyante, nagtatrabaho, kami man po ay mga business owners, mga nasa bahay lang. I pray, O God, na regardless kung nasan man po kami or ano pong estado namin sa buhay, Panginoon, Lord, ipuin niyo po yung mga puso namin, Panginoon. Magkaroon po kami, Panginoon, ng kagustuhan na hindi kami ma-stop sa spiritual growth namin, Panginoon, na ang goal namin, Lord, maging spiritual parent, na kami din po ay makapag-disciple, Lord, ng mga disciple makers. Lord, we pray na ingatan niyo po kami na yung mga disciples na mapoproduce, Lord, ay disciples mo, hindi po disciples namin. Hindi po namin naangkinin ito, O God. Disciples of Jesus po, Lord, yung gusto namin maproduce. Lord, i-guide niyo po kami. Yung Holy Spirit, Lord, yung presensya niyo, Panginoon, ay sumaamin. Lord, maraming salamat sa opportunity na matutunan namin ang revelation na ito ngayong gabi. Lord, we humble our hearts. We open it to you, Panginoon. And Lord, we just want to honor you, Lord, sa lahat ng ginagawa namin. Bless the works of our hands, O God. And maraming salamat, Lord. May you be glorified, O God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Sige po. Tumako po tayo sa ating pagbati. Maraming salamat po sa lahat ng sumama po sa ating ngayong gabi. Okay, batingin po natin si Sister Patricia Palitog, Brother Rod Tagifa, Sister Beth Centeno de Rosario, Brother Roberto Gonzalez, Sister Jenny Rojas Reyes, Sister Reynaldo Gonzalez, Sister Ami Cuervos, Sister Faith Rojas, Sister Gemma Sumile, Sister Kay Policarpio, Brother Paul Policarpio, Brother Step Mark Saim,
Sister Glenda Martin, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Sister Jean Fabon, Sister Karen Licudo, Sister Romina Gaya Francisco, Sister Weng Ferrer, Sister Jesusa Colalay, Brother Jukes Lopez, Brother Arthur Capuyan, welcome po. Doc Jai Policarpio, Sister Dayanara Sibayan Mendoza, Sister Cyril Marie Castro, Brother Augusto Banganan, Tito Josefa Colanay, Brother Aldwin Sausa Del Mayor, Sister Lenny Reliera, Brother Joel Salazar, Sister Joan Galang, Tito Jerry, Bong Garcia Family, Sister Marivic Villa Senior, Brother Ahmed, Sister Arlene Uson, Sister Kai, Ate Edna, Sister Wilma, Sister Amelie Fakal, Sister Melody Lalusa, Kuya Larry, Melay Angelay, Sister Susette Empainado, Ate Che, Sister Isha Langmasco, Sister Des Banganan, Sister Mabel Makadangdang. Sino pa po ang aking na-miss? Sana po wala akong ma-miss? Pa-shoutout po pala kina Ma'am Agnes. Nakalimutan ko pa sila yung shoutout kagabi. Sina Ate Annalyn Manuel. Ang aking pamangkin, si Jolo, si Leo, okay, Nanay Lolita Rimas, Tatay Ador, Sister Zen, Zen Aida Gamata Baruga, Sister Paz Daulayan, hello po, thank you po sa saging. Sister Flora Libukiaw at sa buong Libukiaw family. Sino pa po? Si Sir Ben Ferrer, Tito Ben, Tita Judy, may message po ako sa inyo mamaya, good news po. And si Sir Feli Aquino, Tita Myla, hello, at sa buong Tobera family. Tita Olive, Pastor, Paula, Pauline, Tita Emma. Okay, nagpapa-shoutout po Brother Joel Salazar, pa-shoutout po from Pangasinan. Hello po, natutuwa po talaga kami, dumarami po ang mga taga Pangasinan. Praise God. Okay, sige po, and sa lahat ng hindi ko po nabate, pasensya na po, hindi na po naglo-load yung mga comments. And maraming salamat po dahil napaka-faithful po talaga ni Lord. And bukas ng gabi, meron po tayong bagong speaker. Actually, hindi po siya bago. Nakikita niyo na po siya. And ma-excite po kayo sa kanyang i-share naman. Ayan, sige. Hindi ko po sasabihin yung pangalan niya para you will keep on guessing. Okay. Ah, batchmate po pala ni Ate Melody Lanusa, si Brother Joel Salazar. Welcome po. Inaanyayahan po namin kayong muli sa ating 6 a.m. daily devotion, 8 p.m. daily devotion, at Sunday service. Ayan, sige po, ako po'y magpapaalam na at dalangin ko po na ingatan po kayo ng ating Panginoon ngayong gabi. God bless po and see you soon.